Ako si Sergeant Jason Quistas Manti, Finance Service, Philippine Army. Noong September 10, 2017, nagkaroon kami ng isang pursuit operation para makuha namin yung CMD building ng Marawi City. Isang stronghold ng Maoti Group. Bandang mga alauna ng tanghali, nung pababa kami sa building galing sa second floor, tinamaan ako sa kamay at hindi na ako nakatayo. Hanggang sa nagpaulan na ng bala yung mga kalaban, hindi na ako nakaalis doon sa area. Pagkatapos tinamaan ulit yung spinal cord ko, kaya wala na, hindi na ako makagalaw. Pin down na ako doon sa baba. Pagkatapos, nakapag-radyo pa ako sa commanding officer namin, kay Captain Romil Sandoval. Sabi ko, sir, tulungan nyo ko, huwag nyo kong pabayaan, sir. Humihingi ako ng tulong sa kanila. Tapos nawalan na po ako ng malay. Hindi ko alam kung ano na yung kasunod na nangyari. Basta nagulat na lang ako bigla na may taong humila sa akin. Hindi ko alam na yung commanding officer ko pala, si Captain Romil Sandoval. Tapos nagulat na lang ako, bigla niya akong hinila papuntang sa may hagdanan kung saan nandun yung mga tropa namin nakatambay. Pagkatapos, nung mga ilang minuto, bigla siyang sumigaw. Tinamaan na rin pala siya sa tagiliran. Tapos nag-return fire siya sa mga kalaban. Pagka-return fire niya, nung tinamaan ulit siya sa may bandang liig, tapos pagka dandaan siyang gumapang, gumulong siya papunta para daganan niya ako, papunta sa akin para daganan niya ako. Tapos nawala na naman ako ng malay ulit, nakatulog ako. Hindi ko na alam kung anong kasunod nangyari. Mga bandang mag-aalas 5 na ng hapon, yun, nagulat na ako, hinila na naman ako ng isang may tao na naman humila sa akin. Hindi ko alam kung sino. Tropa na pala namin. Doon lang ako na-exit nung nahundin, nung tinamaan ako. Katapos kong ginamot sa ospital, nung nakalabas na ako, okay na yung ano ko, may nag-ano sa amin yung mga taga GHQ, taga higher headquarters, na kung gusto ba naming magpa-CDD or magpaano. Kaso lang naisip ko naman, gusto ko pang ituloy yung serbisyo ko para sa pamilya ko, para makatulong pa ako ng ibang tao. Kahit na may tama naman ako sa katawan, may naka-stainless na yung kamay ko, para sa akin hindi naman ito hadlang, para ituloy ko yung pagsiservisyo ko, yung pagtulong ko sa kapwa. Gusto ko pang ituloy yung serbisyo ko, kasi siguro kahit kung hindi na ako pwede sa field, hindi na ako pwede sa prison, pwede naman ako sa ibang bagay. Mayroon naman akong magagawa pa bilang isang sundalo. At ngayon, kagaya nga ng sinabi ko, meron pa akong ibang bagay na pwedeng gagawin. Kaya ngayon, isa na akong pinansin CEO ng candidate soldier. So, kaya ko naman. Kaya walang dahilan para titigil ako sa pagsiservisyo.